namumula, namamaga, at naimpiksyon pa ang mga matang ito at ang itinuturong sa larin, mumurahin contact lens. Sa mga tiyangge at bangketa, nagkalat ngayon ang mga makukulay at bagsak presyong contact lens. 150 hanggang 350 pesos. Gayong sa mga optical shop, mabibili ang mga ito nang hindi bababa ng 500 pesos. Para kang ano, foreigner, dahil di ba yung maganda, gumaganda yung mata mo. Ginagamit nila sa event at sa party. Ang contact lens para sa mga ayaw nang magsuot ng salamin. Karaniwang may grado ang mga ito. Yun nga lang, ginawa na ring fashion statement ng iba. Yung bang naghahanap ng makulay na mata? Hindi bali ng delikado dahil peke. You should buy it from a reputable place. Meaning, doon sa lugar na yon, tuturuan din kayo kung paano gamitin, paano i-maintain, paano maglagay ng contact lens. Kasi hindi man pwedeng basta sundot mo lang sa mata mo yan eh. Pwede ka mong magkaroon ng allergy sa contact lens. Sometimes, nakaka-infection. Merong mga contact lenses na designed na pwedeng itulog, pero konti lang yon. But even then, hanggat maaari, mas magandang hindi sila itulog. Nung nagtrabahong casino attendant sa Malaysia, si Ritchelle, nagsuot siya ng colored contact lens para raw mas maging presentable. Kasi big eyes kasi, yung maliit na mata natin, luwake siya. Para hindi na maganda tingnan ko na wala ako contact lens, kaya always ko siya sinusuot. Ang ginamit niya, nabili raw niya sa mall ng 4,000 pesos. Original po siya kasi hindi po siya masakit. Sa loob ng 3 taon, suot niya ang kanyang contact lens mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pero nung minsan, dala na rin ang pagod sa trabaho. Nakalimutan niyang tanggalin ang mga ito hanggang nakatulog siya. Pag-gising ko dahil puyat-puyat talaga ako. Wala na. Naghanap talaga ako sa ano ko. Wala talaga siya. Para ako napuwing. Pag-gising ko talaga, masakit na yung mata ko. Namula ang kanyang kaliwang mata. Hanggang lumipas ang 9 na buwan at lalo pa itong lumala. Sabi ng mama ko, baka contact lens mo yan na ano dyan sa loob. Hindi mo alam, sabi niya, yung contact lens pag walang tubig yan, naniligas, parang glass yan. Nagsimula na rin daw siyang may makapang parang bukol sa kaliwa niyang sentido. Matapos ang 11 buwan, heto na si Ritchelle ngayon. Maga at umbok ang kalahati ng kanyang mukha habang ang kanyang kaliwang mata halos lumuwa na. Ang kanyang contact lens na hinala rin niya, pumasok na ng tuluyan sa kaloob-looban ng kanyang mata. Iwan ko nga eh, bakit naging ganito yung mata ko eh, kasi malaga naman ako eh. Madalas din daw duguin ang kanyang ilong, bibig at tenga. Takumpay na ako doon sa hospital. 3 days ako doon. Hindi na nakakakita ngayon ang kaliwa niyang mata, ang kaliwa niyang tenga, unti-unti na rin daw nabibingi. Hirap din siyang kumain. Madalas din daw sumasakit ang bukol sa kanyang mukha, lalo na kung naiinitan. Kaya pinapahiran pa niya ito ng yelo at liniment oil. Hirap din ako matulog. Kasasaktan po, syempre. Kasi ibang-iba, malayo po talaga ang itsura ko dati tsaka ngayon. Yung iba, pinagtatawanan ako. Grabe kayo maghusga. Bakit? Nagustuhan ko ba naging ganito ako? Parang di ko natanggap na ganito. Gusto ko na talaga magpatiwakal. Pero sabi niya, huwag ka ganyan kasi may nagmamahal pa sa'yo mga pamilya mo. Kahit sariling asawa ko, nahiya na ako. Kahit ganyan siya, tinanggap ko siya. Kung sinasabi ko sa ngayon, pagaling siya. Tingin na raw noon si Ritchelle sa espesyalista, pero wala raw silang perang pampabiopsy. Kaya nito lang Biyernes, sinamahan siya ng aming team sa isang ophthalmologist. Hindi ba to simula ng bata ka? Parang may hole. Bago ka mag-contact lens? Hindi, wala pa. Habang nagpapakonsulta sa doktor, may isiniwalat si Ritchelle. Nung nagbunod ako ng ngipin, kasabay ko yun. Tapos, nung natulog na ako doon, pagkisip ko sa umaga, wala na.
Ayon kay Dr. Eduardo Limpardinas, imposible raw na contact lens ang dahilan ng pamamaga ng mukha at pagluwa ng mata ni Ritchelle. Number one sa i-consideration is lacrimal gland tumor hanggat hindi tayo back up ng mga evidence-based. Isa lang yan sa kinukonsider natin. Mabigyan tayo ng maayos na CT scan evaluation para makita natin kung gaano kalalim. Yun ang pinakang-importante. Hindi ganun ang mga expected complication ng contact lens. Sinilip ko rin yung sa bibig niya. Wala akong makitang depekto. Pero siyempre, malaking parte ang ngipin. Maliit na posibilidad. Walang kakonek-connection yung contact lens sa sitwasyon niya ngayon. More on magkakasugat ka, pero hindi yung tutubuan ka ng tumor. Malaki ang gastos. Magtutulong-tulungan yung specialist dyan, especially the ENT, maxillofacial specialty. Mukhang mabibigyan naman natin ng pag-asa. Huwag lang siyang cancerous. Para po, patulungan niyo ako para madali ng operahan ko. Para malaman ko kung ano talaga kasi. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Pagdating sa ating kalusugan, kailangan talaga bukas na bukas ang ating mga mata. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.